Diyos ng lahat o papuri, sa kaitasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Dakilain at luwalhatiin po natin ang Panginoong Diyos. Siya ang nagahari sa ating buhay. Ang banal na misa, ginintong ang pagkakataon upang tayo tumanaw ng utang na loob dahil sa mga gawain ng pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Kahit na ba tayo minamahal niya ng lubusan, nagkakasala pa rin tayo. Tayo lumalapit humihingi, lumalapit na tayo laging kahabagan niya. Mga kapatid, aminin natin natin mga kasalanan upang tayo gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at ang lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong yon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kanawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David
sa ulihan ang tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan siya, ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan siya, ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan siya, ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan siya, ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan siya, ang aking sanggalang. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahong yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at narantan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking yun sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, halika rito at sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot habang tinitingnan ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya. Galit at lungkot ang bahadya ng kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ang lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagnilayang po natin ang huling bersikulo ng ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, nakipagsabwatan ang mga Pariseo sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Alam ba natin ang kahulugan nito? Yung mga Pariseo, sila ang mga reliyosong otoridad. Kailangan kabanalan na hindi lang eksternal. Kabutihan, pananatili ng buhay ang tinuturo nila. Pero makikipagsabwatan. Alam niyo, sabwatan? Conspiracy. Magpaplano ng masama. Ano objetibo? Ipapatay si Jesus. Yung mga kampon, ha? Kampon talaga. Parang katulad ng kampon ni Satanas. Yan ang kataga natin Pilipino eh. Yung kampon, masamang grupo. Kampon ni Herodes. Mamamatay tao ang pamamaraan ng grupo ni Herodes, kampon ni Herodes, pagpatay ng tao. Kaaway, iligpit yan. At ang pagliligpit, pagkitil ng buhay. Ngunit ang gusto ko pong magbigay diin ay ang unang pagbasa, ang kwento, unang Samuel, ang pamosong away, pagkikipagtunggali, Goliath versus David. Ha? Yan ang kahit pamilyar yan, kahit Kristiyano ka o hindi, David at Goliath. May mga turo sa atin. Una na muna, walang imposible sa Diyos. Ha? Eh sa sekular na mata, Goliath, nako, higante yan. Makapangyarihan yan. Katakutan yan. Eh sino ba tayo? Eh sino ka ba? Meron ka bang kay? Meron ka bang kakayahan? Kaliga po ba yan? Ha? Mataas na antas yan. Wala ka. Ganyan nang, iba, yan ang turo sa atin. Ha? Yung kahapon, ang Diyos humusga mula sa puso, eh tayo, yung panlabas, yung external, yung palamuti. Ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Ano yung dulo, ano yung wakas ng ating kwento? Sino nanalo, si David ba o si Goliath? Ang dulo, kinuha ni David ang tabak ni Goliath at bilang tagumpay. Kasi wala namang armas si David eh. Kinuha niya tabak ni
Goliat at pinugutan ng ulo. Sino panalo? Si David. Ibig sabihin, panalo ang mabuti. Magwawagi ang kabutihan. Panalo ang Diyos. Huwag mo sabihin, malakas si Goliat. Walang imposible, walang hindi makapangyayari sa Diyos. Yan ang una nating alalahanin tayong mga mahihina ang pananampalataya. O lamang ang kalaban, tambak tayo. Nanghihina ang ating loob. Walang imposible sa Diyos. Pangalawa, baguhin natin ang ating pananaw na pandaigdigan. Ano sabi ni Saul? Si Saul, yung unang hari ng Israel, nawala sa kanya ang pabor ng Panginoon. Pinili si Saul, kasi guwapo, matangkad, artistahin. Si David, yung pabor ng Panginoon, mismo yung tatay ni David si Jesse. Ito yung mga anak ko. Sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Wala dito yung hihirangin ng Diyos. Mismo yung tatay ni Jesse, hindi nakonsidera na ang kanyang anak na si David ay maaaring maging hari. Kasi iba yung pananaw. Si Goliat, may tabak. Si Goliat, may sibat. Si Goliat, may balaraw. Ano sabi ni Saul kay David? Ewan ko ba yung English na pagsasalin? Hindi ko pa nababasa pa yung English na pagsasalin. Pero yung description dito, may gatas ka ba sa labi? Yun ang sinasabi. May gatas ka pa sa labi. Alam natin kung ano yung ibig sabihin nun. Ewan ko kung ano yung pagsasali ng English. May gatas ka pa sa labi. Ganun yung pagtingin ni Saul. Na mababa. Na? Ika nga, hindi ang pag-estima niya kay David ay hindi niya ito kaya. Una, walang imposible sa Diyos. Pangalawa, palitan natin ang ating makamundong perspektibo. At huli sa lahat, ang krus ni Kristo ang magtatagumpay. Paano nanalo si David? Meron ba siyang armas? Meron ba siyang tabak? Meron ba siyang espada? May balaraw ba siya? May sibat ba siya? May pana ba siya? Wala. Wala siyang helmet. Wala siyang armor. Ano meron si David? Bago yung labanan, ano pinili niya sapagkat siya'y tirador? Magaling mag-asinta. 5 bato na mula sa may tubigan. Pinili niya yung mga batong makikinis. Bilog. Yung forma. Pangdigmaan. 5 bato. Yun ang daladala ni David. 5. Si Jesus, paano nanalo? Sa krus, 5 sugat na mahalaga. Sugat sa kanang kamay. Sugat sa kaliwang kamay. Sugat sa kanang paa. Sugat sa kaliwang paa. Hindi nyo nakikita kasi tinataas ko po. At sugat sa tagiliran. Yan ang 5 mahalagang sugat ni Jesus. At tuwing bisperas ng pagkabuhay, kaya nga doon sa kandila ng pagkabuhay, may 5 na nilalagay tayo na mga marka. 5 bato ni David upang talunin si Goliat. 5 mga mahalagang sugat ni Jesus para iligtas tayo upang mapanalo tayo. Yan, mga kapatid.
mananalo tayo, magtatagumpay tayo. Ang biktorya ay ang krus ng Panginoon. At gabi-gabi ko sinasabi sa mga Hijos del Nazareno, sa mga balagay natin, ang krus ang magpapagamot sa salot, ang krus ang maghihilom. Pagnilayan po natin ito sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulog na, at ang mananalo tayo sa pamamagitan ng krus ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag na mabuting balita. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos, inangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong marapat na ganapin ang banal na pagkahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan." Niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nagbago at walang hanggan tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Pinagdarasal ko po si Monsignor Norberto Habos. Lahat ng mga namatay sa panahon ng pandemya, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa pananalig sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan anong ika'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa paghanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nululahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, siyaring aming mahinaing.
At sa tulong po ni Ima, kami kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilian, yung mga angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyang na kawiibigan at paglilingkod ng bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin.